magandang umaga po sa bawat isa. Nabanggit kanina na nakasama po ako sa Marinduque. At sa pagmamasid ko sa lugar na iyon, meron po akong dalawang bagay na napansin. Una, ang Marinduque ay isang magandang lugar, no? Ito ay napreserba. Wala kang makikita doon na SM o malalaking malls tulad ng Trinoma o kung anumang malalaking malls na mayroon tayo dito. Wala ka rin makikitang masyadong fast food doon, walang Jollibee doon, walang McDo, walang Burger King, o maging siguro 7-Eleven o Ministop ay wala din kaming nakita roon. Mayroon lamang doon ay Pure Gold and Mercury Drug. Mura ang mga bilihin at ang sabi ay minsan ay libre ang gulay at ang buko. Na-enjoy po namin ang buko. Pangalawa ay nakita namin doon, bukod sa magandang lugar, ang Marinduque, ay mayroon din yung mga tao doon na magandang katangian. So, kung saan ay naghihikayat na balik-balikan ang lugar na iyon. May nakausap ako doon na ang sabi niya ay konti lang daw ang krimen doon. At kung mayroon mang krimen, ay madali lang itong ma-resolba, madaling mahanap yung gumawa ng krimen. So marahil ay hindi lang ako namangha o hindi lang kami ang namangha sa lugar na iyon. Ngunit maging ang mga nakapunta roon ay namangha din doon sa Marinduque. Ito ay maliit na isla lamang. Bilang mga Kristiyano, mayroon din tayong katangian na dapat taglayin na iniutos ng Biblia upang mahikayat din natin ang iba sa ebanghelyo na ating pinaniniwalaan. At ito ay paggawa ng mabuti at pagsisikap sa pamumuhay sa kabanalan. At ito ang makikita natin sa pahina ng Biblia na ating titignan. Ito ay naibahagi ko na sa ibang iglesia, ngunit nagkaroon lamang ako o ginawa ko lamang ito ng mga ilang pagbabago. So, buksan natin ang ating mga Biblia, kung mayroon kayong mga Biblia, sa Tito chapter 2. Verses 11 to 14. Tito, Kabanata 2, mga talata 11 hanggang 14. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Excuse me. Isa sa mga bensahe ng sulat na ito ay ni Pablo kay Tito ay ang mahusay na katuruan ay nagtutulak sa banal na pamumuhay at paggawa ng mabuti ng isang tunay na mananampalataya. Sa maikling sulat na ito ay makikita natin ang pag-alam sa katotohanan at banal na pamumuhay na nagdudulot ng mabuting agawa. Dito nga ay ipinakita ni Pablo na hindi mo maaaring paghiwalayin ang pagkilala sa katotohanan at ang makadiyos na pamumuhay. Dito sa Kabanata 1, Talata 1, ang sabi dito si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo sa ikasusulong ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkilala sa katotohanan ayon sa kabanalan. At dito rin sa Kabanata 2, talata 7, ang sabi, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa. At maging dito sa chapter 3, verse 1, ang sabi, maging handa sa mabubuting gawa. O dito rin sa chapter 3, verse 8, ang sabi, ang mga mananampalataya ang mga nananampalataya sa Diyos ay maging maingat na ilaan ang kanilang sarili sa mabubuting gawa. Sa 3 verse 14, at nararapat na ang ating mga tao ay matutong magmalasakit sa mabubuting gawa para sa matinding pangangailangan upang hindi sila mawalan ng bunga. Paulit-ulit po, no?
sundan ang paniniwala o ang katotohanan ng mabuting gawa o banal na pamumuhay. Dahil may mga bulaang guro dito na hindi lamang nagtuturo ng maling doktrina, ngunit ang uri ng kanilang pamumuhay ay walang kabanalan. Ang description nga ni Pablo dito sa kanila sa chapter 1 verses 10 to 12, ito ang sabi, sapagkat maraming mga suwail na mapagsalita ng walang kabuluhan at mga mandaraya, lalong-lalo na ang mga nasa panig ng pagtutuli, dapat patigilin ang kanilang bibig sapagkat ginugulo nila ang buong sambayanan sa pagtuturo nila ng mga bagay na hindi nararapat dahil sa masamang pakinabang. Sinabi ng isa sa kanila, ng isang propeta mismo, ang mga taga-Kreta ay laging sinungaling, masamang hayop, mga batugang matatakaw. Yan ang description ni Pablo, at maging binanggit dito ay propeta mismo nila. Ang sabi nga rin sa talata o sa kabanata 1, talata 16, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos, ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay ikinakaila nila. Palibasay sila'y kasuklang-suklam at mga masuwain at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Kaya dito sa binasa kanina na mga talata sa 1 hanggang 10 ay iniutos ni Pablo kay Tito ng iba't ibang grupo ng mga mananampalataya na pagandahin ang kanilang buhay kasama ng pagiging makadiyos at paggawa ng mabuti. Palamutian nila ang katotohanan na kanilang pinaniniwalaan sa pamamagitan ng paggawa nila ng mabuti. Basahin ko pong muli yung talata 10, ang sabi, upang sa lahat ng bagay ay mapalamutian nila ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Ang dahilan bakit kailangan nilang pamalamutian ang aral ng Diyos ay upang mahikayat nila ang iba sa Panginoong Hesukristo. Totoo po na mahalaga bilang isang mananampalataya ay maging mahusay tayo sa doktrina. Ngunit mahalaga din na napapalumutian itong mga doktrina na ito ng ating banal na pamumuhay. Upang sa ganun, mahikayat din natin ng iba kay Kristo sa pamamagitan ng uri ng ating pamumuhay. Hindi lamang nila ito paniniwalaan nitong mga taga-Kreta, ngunit makikita na ito ay kanilang isinasabuhay bilang salungat sa uri ng pamumuhay ng mga taga-Kreta. Salungat sa pamumuhay ng mundo. Yan ang pinapakita sa immediate context ng passage na ating titignan. At dito nga sa chapter 2 verses 11 to 14 ay ipinakita ni Pablo ang motibasyon. Bakit kailangan nilang gawin ito sa panahon nila noon at sa panahon din natin ngayon. Ang unang salita na binanggit ni Pablo sa talata 11 ay sapagkat. Kumbaga sinasabi ni Pablo kay Tito na ito ang ituro mo sa kanila. Maging ganito ang kanilang pamumuhay. Sapagkat, ang ibig sabihin, ang susunod na sasabihin niya ay ang pinakadahilan kung bakit kailangan nilang mamuhay sa kabanalan at gumawa ng mabuti. Ano ito? Ang sinabi ni Pablo ay ang biyaya ng Diyos. Yan ang pinakadahilan no, kung bakit kailangan nilang palamutian ang aral ng Diyos o ang doktrina ng katotohanan na kanilang pinaniniwalaan. Yan din ang ating dahilan, ang kanyang biyaya, kung bakit kailangan din nating magpakabanal, magsumikap sa kabanalan at gumawa ng mabuti. Ay ang biyaya ng Diyos ang ating pundasyon sa banal na pamumuhay. Ang biyaya ng Diyos ang ating pundasyon sa banal na pamumuhay. Eh marahil mayroong mag-isip na kung ang aking mabubuting gawa ay walang amor sa Diyos, ay bakit pa ako gagawa ng mabuti? Kung ako ay naligtas dahil sa biyaya lamang, ay bakit ko pa kailangan magsikap sa kabanalan? Ang pinakadahilan, dahil noong tayo ay lango sa kasalanan, walang kakayanan upang maligtas sa kaparusahan nito,
tayo ay niyakap ng Diyos. Tayo ay niyakap ng kanyang biyaya. Ipinaranas niya sa atin ang kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo na nagbayad ng ating mga kasalanan. Upang sa ganun, ito din ay maipamalas natin sa ating mga gawa. Dapat ang biyayang ito ay nagtutulak sa atin upang lalong bag-alab ang ating pag-ibig sa Diyos, upang talikuran ang ating mga kasalanan at iayon ang ating buhay sa katotohanan. Ang katotohanan na tayo ay naligtas sa biyaya lamang, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ay hindi nagsasabi na hindi na natin kailangan gumawa ng mabuti. Sa halip itong ebanghelyo ng biyaya ay dapat magtulak sa atin upang gawin ito. Dahil ang malinaw at tamang pagkakaunawa sa biyaya ng Diyos ay dapat nagtutulak sa banal na pamumuhay. Ang sabi nga, grace rightly perceived compels holiness. Iyan naman ang mensahe na nakita dito. Ang pamumuhay sa kabanalan ay hindi mapapasawalang kabuluhan sapagkat ang nagdala nito ay nagpapatuloy sa atin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ulitin ko po, ang pamumuhay sa kabanalan ay hindi mapapasawalang kabuluhan sapagkat ang nagdala nito ay nagpapatuloy sa atin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Tatlong bagay ang nais kong ibahagi sa patungkol sa pahina ng Biblia na ito. Una ay ang nagdala ng kaligtasan, pangalawa ay ang nagsasanay sa kabanalan, at pangatlo ay ang motibasyon sa kabanalan. So una, ang nagdala ng kabanalan. Kabanalan po pala, no? Ang sabi sa verse 11, sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. So ang unang argumento na ipinakita ni Pablo dito upang tayo ay mamuhay sa kabanalan ay dahil ang biyaya ng Diyos na nagpakita ay nagdadala ng kaligtasan. Ang biyaya ng Diyos ay ang kanyang unmerited favor para sa makasalanan na kung saan ay nagpalaya sa kanya mula sa hatol ng kamatayan. Ngunit ang biyaya ng Diyos dito ay higit pa sa isang idea o divine attribute. Ito ay, yung biyaya dito ay divine person. Ito ay si Jesucristo mismo. Ito yung biyaya na nagpakita sa isang punto ng kasaysayan ng tao, ang biyaya ng Diyos ay nagkatawang tao. Ang sabi nga sa John 1 verse 14, at naging tao ang salita, at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ang kabuuang kapahayagan ng biyaya ng Diyos ay naipahayag sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sinabi rin dito na ang biyayang ito na naipahayag ay nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi nito pinapatukuyan na ang lahat ng tao ay maliligtas. Ang ibig sabihin lamang nito ay ang kaligtasan ay inaalok sa lahat ng makakarinig nito. Ay sa konteksto, binanggit dyan ng iba't ibang ugrupo ng mga tao sa chapter 2 verses 1 to 10. Ang matandang lalaki at babae, ang batang babae at lalaki, ang mga alipin at kanilang mga Panginoon. So ang lahat ng tao dito ay hindi tumutukoy sa bawat isang tao kundi sa lahat ng uri ng tao. Kasama doon ang maging mga kamuhi-muhi sa mundong ito, maging yung mga taong sobrang sama kung titignan natin. Kasama din dito yung mga tao dito sa Kreta, gaano man sila kasama, ay kaya silang abutin ng biyaya ng Diyos. Ang sabi nga, no one is beyond the reach of God's grace. Walang
walang hindi kayang abutin ang biyaya ng Diyos. Kaya kahit sino ka man, anuman ang katayuan mo sa buhay, mahirap o mayaman, inaalok sa iyo ang biyaya na ito. Kahit nasabihin ikaw pa ang pinakamasamang tao sa mundo, kaya kang abutin ng biyaya ng Diyos. Ganun kadakila ang biyaya na ito. At ang biyaya na ito ay hindi lamang bigla na lang nagpakita. Sapagkat ang sabi sa 2 Timoteo, Kabanata 1, mga talata 9 at 10, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling layunin at biyaya. Ang biyayang ito ay ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Kailan? Bago pa man magsimula ang panahon. So ang biyaya ay active na, na kung saan ay tumawag at nagligtas sa atin bago pa man magsimula ang sanlibutan. Bago pa man magsimula ang panahon, ang biyaya na ito ay ibinigay na sa atin. At ito ay ipinakita sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. E ganun din ang sinasabi sa Titus chapter 3 verses 4 to 5. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katuwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan. Ang kaligtasan ay naplano na mula sa walang hanggan, ibinigay sa atin mula sa walang hanggan, nilayon para sa atin mula sa walang hanggan, bago pa man magsimula ang sanlibutan. At ngayon ay naipakita sa atin sa pamamagitan ng pagliligtas ng Diyos kay Hesukristo. Hindi ba't nakakamangha na bago pa man magsimula ang lahat, alam na ng Diyos na ikaw ay magkakasala. Ngunit pinili niya na ikaw at ako ay iligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya, si Hesukristo. Yan ang ibig sabihin ng biyaya. Walang nakita ang Diyos na mabuti, kahit anong mabuti sa atin, sa simula pa lamang. Ngunit pinili niya na tayo ay piliin mula sa walang hanggan. Pinili niya tayong mahalin, pinili niya nang mamatay si Kristo sa atin mula sa walang hanggan. Hindi tayo ang namili sa Diyos. Hindi tayo ang nagdedesisyon kung tayo ay maliligtas o hindi. Ngunit ang kaligtasan natin ay nakabase sa Kanya mula sa walang hanggan. Si John Piper ay may isinulat na article doon sa 5 Reasons to Embrace Unconditional Election. Ang sabi niya, kapag ikaw daw ay nagbabahagi ng ebanghelyo sa hindi mananampalataya at sasabihin nila sa iyo na sobrang laki ng kasalanan ginawa ko, hindi na maaari na ako ay piliin na iligtas ng Diyos. Ang sabi ni Piper doon, before you were born or had done anything good or bad, God decided whether to save you or not. Hindi ba't napaka nakakamangha ng biyaya na ito? Maging ang Panginoong Jesus, sinabi niya sa John 15 verse 16, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. Itong biyaya na ito ay ibinigay sa iyo at sa akin, hindi dahil sa tayo ay karapat-dapat dito, kung hindi dahil ito ay ating kailangan. Ibinigay ito ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil ito ay ating kailangan. Alam niyo, si Charles Spurgeon at si Joseph Parker ay dalawang kilalang pastor o dalawang kilalang preacher sa London noong 19th century. Sa isang okasyon, si Parker ay nagkomento patungkol sa mahirap na kondisyon ng mga bata sa orphanage na hinahawakan ni Spurgeon. At ito ay nakaabot kay Spurgeon ang pag-criticize niya sa orphanage. At bilang isang lalaki na maikli ang pasensya, inatake niya si Parker
sa pulpito. At itong atake na ito ay nailagay sa dyaryo at naging usap-usapan sa kanilang lugar. Noong sumunod na linggo, ang mga tao ay nagpunta naman doon sa iglesia ni Parker upang pakinggan ang kanyang tugon dito. Ngunit, iba ang naging tugon ni Parker patungkol dito. Ang sabi niya, "I understand Dr. Spurgeon is not in his pulpit today, and this is the Sunday they use to take an offering for the orphanage. I suggest we take a love offering here for the orphanage." Ang mga tao ay nalugod sa kanyang sinabi at marami sa mga tao ang tumugon sa kanyang panawagan. Ano nung sumunod na linggo, si Spurgeon ay kumatok sa pinto ni Parker at ang sabi niya ay ito, "You know, Parker, you have practiced grace on me. You have given me not what I deserve. You have given me what I needed." Iyan naman ang ating naranasan sa Diyos. Tayo na rebelde sa Kanya, karapat dapat sa Kanyang kaparusahan, sumuway sa Kanyang salita. Hindi tayo karapat dapat sa Kanyang biyaya. Ngunit ang magandang balita, ito ay Kanyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Bakit? Dahil ito ang ating kailangan. Sa John 8, ay madalas itong ating naririnig, ay mayroong isang babae idinala sa Panginoong Jesus dahil sa kasalanang pangangalo niya. Sa kautosan, ay malinaw na ang babaeng ito ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. At yun ang dinidemand nila kay Kristo. Ngunit anong naging tugon ng Panginoon? Sa 8 verse 7, ang sabi, "Habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, tumayo siya at sinabi sa kanila, ang walang kasalanan sa inyo, ang siyang unang bumato sa kanya." At sa John 8 verses 10 to 11, ito ang nangyari. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasan sila? Wala bang ni isang humatol sa iyo?" Sinabi ni Jesus, o sinabi ng babae, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Na kay Kristo ang lahat ng karapatan upang ang babaeng ito ay hatulan. Ngunit, ano ang natanggap ng babae? Ang biyaya at habag ng Diyos. Hindi ba't yan din ang ating naranasan, ipinakita ng Diyos sa atin? Karapat-dapat tayong parusahan, hatulan, ngunit ang natanggap natin ay kabaliktaran. Kaya bilang hamon dito, ang biyaya na nagligtas sa atin ay ang dapat na maging motibasyon natin upang mamuhay sa kabanalan. Yan dapat yung nagtutulak sa atin upang magsikap na mamuhay sa kabanalan. Pangalawang puntos na makikita natin dito ay ang nagsasanay sa kabanalan. Ang sabi sa verse 12 na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Pansinin natin ang salitang nagtuturo dito. Dinadala nito ang pinakamalapit na kahulugan ng pagtuturo, ng pagsasanay, ng pagdidisiplina at pag-nurture. Ito ay parang pagsasanay sa isang bata. So ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbigay ng kaligtasan sa atin, ngunit ito din ay nagtuturo, gumagabay at nagpapayo. Ito ay nagsimula sa kaligtasan at nagpapatuloy hanggang ngayon. So, ang unang pagtuturo dito ay nabinanggit ay negatibo. Ang sabi, itakwil ang kasamaan at mga makamundong pamumuhay. Ang ikalawa naman ay positibo, mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal. Yung makikita natin dito
na ang biyaya ng Diyos ay nagsasanay sa atin na magsabi ng hindi sa kasalanan, sa kasamaan, at magsabi ng oo sa kabanalan. Yan ang ginagawa ng biyaya ng Diyos. Ito ay patuloy, araw-araw, niyang ginagawa para sa isang mananampalataya. Sila ay sinasanay na patuloy na itakwil ang kasamaan, patuloy sa paggawa ng mabuti, at patuloy sa pamumuhay sa kabanalan. Eh marahil ang magandang tanong, eh bakit kailangan tayong sanayin ng Panginoon dito? Dahil hindi ito ang likas natin. Hindi tayo lumaki na pinapalaki na mamuhay ng may kabanalan. Ang likas natin ay gumawa ng kasalanan at hindi ng mamuhay sa kabanalan. Yung kasamaan dito ay tumutukoy na ang tao ay nabubuhay na parang walang Diyos. Ginagawa nila kung ano ang kanilang maibigan. Bilanggit natin kanina, yung 1 verse 16, ang sabi, inaangkin nilang kilala nila ang Diyos. Ngunit sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, ay ikinakaila nila. Palibasa sila'y kasuklang-suklam at mga masuwain at hindi naaangkop sa anumang gawang mabuti. Malinaw na kasama dito yung mga taong immoral, yung mga taong hindi iniisip ang Diyos. Ngunit kasama din dito yung mga taong mabuti sa panlabas, pero ang totoo, hindi iniisip ang Diyos. Maaring ang isang tao ay maging matulungin, ngunit ang iniisip niya lamang ay yung physical welfare ng kapwa niya tao, pero hindi niya iniisip ang Diyos. Eh kung ganyan ka, hindi sapat ang iyong kabutihan upang makarating sa langit. Kinakailangan ang perpektong katuwiran ng Panginoong Hesukristo upang ikaw ay makarating sa langit. Huwag mong isipin na dahil ikaw ay matulungin, gumagawa ka ng mabuti sa iyong kapo, ay dadaling ka nito sa langit. Hindi! Kinakailangan ng perpektong katuwiran ng Panginoong Hesukristo upang dalin ka sa langit. Yung makamundong o worldly passions naman dito ay tumutukoy doon sa makamundong pagnanasa. Ito ay katulad sa unang sinabi sa 1 John 2 verse 16, ang sabi, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So ito ay dito tayo sinasanay ng biyaya ng Diyos. Tinuturuan tayo na tanggihan ang mga bagay na ito. Bakit? Ang sabi ni Apostol Pablo sa talata 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Ang pinakadahilan dito ay dahil ikaw ay tinubos na ng Panginoong Hesukristo sa cross ng Kalbaryo sa lahat ng kasamaan. Ibinigay niya ang kanyang buhay upang ikaw ay matubos niya sa lahat ng kasamaan. Ngunit hindi lamang pagsasabi ng hindi sa kasalanan ang itinuturo ng biyaya ng Diyos. Tulad ng sabi ko kanina, ito ay pagsasabi rin ng oo sa kabanalan at paggawa ng mabuti. Kung sa una ibinanggit ni Pablo ang mga bagay na dapat nating tanggihan, ngayon naman ay ang mga bagay na dapat nating tanggapin. Ang pamumuhay ng may katinuan dito ay ang idea na madalas babanggit ni Pablo dito. Halimbawa, dito sa chapter 1 verse 8, ang sabi, kundi magpatuloy sa panauhin, maibigin sa kabutihan, matino ang pag-iisip, matuwid, banal, at mapagpigil sa sarili. At binibigyan din ito ang isang buhay na disiplinado. Yung buhay na kinokontrol ang pita ng laman sa tulong ng banal na espiritu. Ito ay malaking kaibahan sa pamumuhay ng mga taga-Kreta, na mga tamad at makasariling pamumuhay. Yung matuwid naman dito ay ang taong namumuhay ng maayos at tama ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay patas at tapat na makiayon sa kanyang kapwa. Siya ay patas. Halimbawa, kung siya ay boss, siya ay patas na makiayon sa kanyang mga
tauhan. Hindi siya nanlalamang sa kanyang kapwa. E yung kabanalan naman dito ay namumuhay ng mayroong takot sa Diyos. So yan ang mga bagay na dapat nating tanggihan at tanggapin. At ito ang kagandahan ng ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Sinasanay niya tayo sa buhay na ito. Dahil kung aasa tayo sa sarili nating kalakasan, eh sinong sasapat? Hindi natin kayang ipamuhay ang kanyang salita. Hindi natin kayang mamuhay sa kabanalan, mamuhay ng tama sa kapwa, mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, bagaman tayo ay may responsibilidad dito, nagagawa natin ito dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 2 verses 12 to 14, kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kung hindi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanait at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Kaya ang hamon dito ay huwag nating sayangin ang pagsasanay ng Diyos o ng biyaya ng Diyos sa atin araw-araw. Sapagkat ang kanyang biyaya ay binabago tayo mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. Isa sa mga nakakalungkot na itinuturo ng ilang mga ngaral ngayon ay maaari mong gawing lisensya ang biyaya sa paggawa ng kasalanan. Mayroong mga nagtuturo na mayroon silang mga paboritong kasalanan na binabalik-balikan. At para sa kanila ay okay lang ito. Para bang ang biyaya ng Diyos ay naging lisensya nila sa pagkakasala. Ang kanilang dahilan ay yung sinabi sa Roma 5 verse 20. Excuse me. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya ng Diyos. When grace abounds, or when sin abounds, sabi, grace abounds all the more. Ngunit hindi yun ay tinuturo ng konteksto ng talata na ito. Sapagkat ang sabi sa Roma 6 verses 1 to 2, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? So hindi nito sinasabi na ikaw ay niligtas ng biyaya at gawin mo na ang lahat ng iyong maibigan. Katulad ng pinag-aaralan natin ngayon sa Sunday School, antinomianism. Hindi ito lisensya upang ikaw ay gumawa ng kasalanan. Ang sabi nga ni J.C. Ryle, true Christian hates sin, flees from it, fight against it, considers it his greatest plague, resents the burden of its presence, mourns when he falls under its influence, and longs to be completely delivered from it. Sin no longer pleases him, nor is it even a matter of indifference to him. It has become a horrible thing which he hates. Well, ang mga gumagamit ng biyaya ng Diyos bilang dahilan para sa kasalanan ay hindi kailanman nakaranas ng kapangyarihan ng pagliligtas nito. Dahil ang biyayang nagligtas sa atin ay nagbibigay din ng kagustuhan sa atin upang sundin ang salita ng Diyos. Ang biyaya ay hindi nagsasabi na gawin mo ang mga bagay na gusto mo. Ngunit ito ay kapangyarihan upang magawa ang mga bagay na iniutos ng Diyos sa kanyang salita. Isang kaahibat ng salitang pagsasanay ay disiplina. Kapag ang isang bata ay hindi mo dinisiplina at hinayaan mong gawin ang gusto niya, ay balang araw ay masisira ang kanyang buhay. Ang mga bata na nakakuha ng kanilang sariling kaparaanan ay nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang magulang at sa huli ay hahatulan kasama
ng mundo. Sa Hebreo 12 ay sinabi ng author doon na ang isang tunay na anak ay nakakaranas ng disiplina ng magulang at ito ay para sa kanyang ikababuti. E gayon din naman ang Diyos. Dinidisiplina niya rin ang kanyang mga tunay na anak para sa kanilang ikinabubuti. Ang sabi nga sa talata 6 ng Hebrews 12, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusakan ang bawat itinuturing na anak. So kapag ikaw ay nakakaranas ng pagsasanay ng biyaya ng Diyos, ikaw ay kanyang tunay na anak. Ito ay babala sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano, ngunit walang pamumuhay sa kabanalan. Suriin mo ang iyong sarili. Ikaw ba ay na kay Kristo? Kung ikaw ba ay isinasanay niya sa kabanalan? Ang sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y mga nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Kung ikaw ay nabigo, hingin mo ang habag ng Diyos na ikaw ay iligtas sa iyong kasalanan. Dahil kung ang pananampalataya mo ay huwad, mayroong kahatulan ang Diyos sa iyong kasalanan. E sa atin naman na mananampalataya, ito ay ang disiplina, ang pagsasanay, ay hindi madali. Ngunit ang sabi sa Hebrews 12 verse 11, subalit ang lahat ng dinidisiplina o sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Subalit sa inaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katuwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Pangatlong bagay o puntos na atin makikita dito ay ang motibasyon sa kabanalan. Ang sabi sa verse 13, habang inihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang tinitignan ng mga Kristiyano sa inaharap ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Dito sa verse 11 ay binanggit ni Pablo na nagpakita ang biyaya sa pamamagitan ni Kristo. At sa yan ang first coming, nung unang pagdating ng Panginoong Jesus. Sa verse 12, ay ang utos ng kabanalan na binanggit dito. At sa verse 13, binanggit niya naman yung pagpapakitang muli ni Kristo. Yan ang kanyang muling pagbabalik. Habang tayo ay nagpapailalim sa pagsasanay ng biyaya ng Diyos, tayo ay naghihintay sa pagpapakitang muli ni Kristo ang ating mapalad na pag-asa. Alam niyo, bukod sa mahirap na pinagdadaanan natin sa mga external na mga problema na dumarating sa atin, nakikibaka din tayo araw-araw sa ating laman. Tinatanggihan ang mga kagustuhan nito at nagpapatuloy sa kabanalan upang maging katulad ni Kristo. Walang madali sa salitang pakikibaka. Ngunit ang ating kasiguraduhan sa pagbabalik muli ng Panginoong Jesucristo, tayo na ay permanenteng mapapalaya sa hirap ng mundong ito maging sa ating mga kasalanan. Yan ang ating mapalad na pag-asa. Isa sa mga nakakamanghang katotohanan na kasama sa pangakong ito ay isang araw, when our salvation is perfected, we will be glorified. Magiging katulad tayo ni Kristo sa kadasilayan o kadalisayan at katuwiran. Ang sabi nga sa unang Juan, chapter 3, verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nakahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Mayroon tayong kasiguraduhan dito. Bakit ang sabi, whom Christ justified, he also
glorified. Kung sino ang inaring ganap ay siya ring luluwalhatiin ng Diyos palang araw sa kanyang muling pagbabalik. So ang hamon dito, kung ganito kasigurado ang salita ng Diyos sa ating patutunguhan, ay magsikap tayo na magpakabanal araw-araw sa ating buhay. Dahil mas ginagamit ng Diyos ng epektibo ang mga taong nagsisikap na mamuhay sa kabanalan. Alam niyo, si George Whitefield ay lubos na ginamit ng Diyos noong 17th century. Ang sabi ni Steve Lawson, sa Tagalog na lang po, siya ay nangaral ng mga 18,000 na sermon. At kung idadagdag mo yung mga follow-up sermons niya, ay higit na 30 taon ng pananatili sa ministeryo ay nangaral siya ng 30,000 sermon sa kanyang higit na 30 taon ng kanyang buhay. Siya ay nangaral sa milyong mga tao. Ang isa sa dahilan kung bakit ganun na lamang ang paggamit ng Diyos sa kanya ay dahil siya ay nagsusumikap sa kabanalan. Ang sabi nga ni Whitefield, "I always observe as my inward strength increased, so my outward sphere of action increased proportionately." Kapag siya ay namumuhay sa kabanalan, pinapangalagaan niya ang kanyang espiritual na buhay, nakikita niya na ganun din ang paggamit ng Diyos sa kanyang gawain sa kanya. Ang lalim ng kanyang pagsisikap sa kabanalan ay nagbigay ng puwang para sa malawak na pangangaral ng ebanghelyo. Ang nais natin ay gamitin tayo ng Diyos ng epektibo sa kanyang ebanghelyo. Gamitin tayo ng Diyos para maraming makakilala ng katotohanan ng ebanghelyo. So, be holy. Mamuhay ka, magsumikap ka sa kabanalan. Eh kung ikaw ay wala pa kay Kristo, hindi mo kayang mamuhay ng may kabanalan. Sapagkat ang nagsisimula ng kabanalan sa iyo, binanggit natin kanina, ang magsisimula nito ay ang biyaya ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Kaya ang hamon sa iyo, kung wala ka pa kay Kristo, kung wala ka pang pananampalataya sa Kanya, lumapit ka sa Kanya. Manampalataya ka. Siya ay namatay para sa isang makasalanan. Ikaw ay lumapit sa Kanya. Ito ay utos ng Biblia. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at magsisi sa iyong mga kasalanan upang sa ganun ay wala nang kahatulan sa iyo balang araw. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa paalala ng inyong salita patungkol po sa pamumuhay sa kabanalan. Maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo sapagkat Siya ang nagsimula nito sa amin, Siya ang nagpapatuloy nito sa amin, at balang araw, Siya din ang magtatapos nito sa amin. Ang dalangin ko, Panginoon, na tulungan niyo po kami na i-apply ang inyong salita sa aming buhay sapagkat kung sa aming sariling kalakasan, kami po ay mahina. Ngunit salamat po, Panginoon, dahil sapat lagi ang inyong biyaya sa amin. Ang dalangin din namin para sa mga kaibigan namin na nandito o nanonood sa amin online na wala pang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. O Diyos, iligtas niyo po sila ng inyong biyaya. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo upang sa ganon ay makita nila ng malinaw ang kanilang pangangailangan sa ebanghelyo. Sa inyo po, Panginoon namin, binibigay ang lahat ng kaluwalhatian sa mga bagay na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.